Ang nakaraan, nakipaglaban si Endeavor sa isang high-class Nomo at kahit nahirapan si Endeavor ay nagawa niya paring mapatunayan na siya ang number one hero, pagkatapos ay pinakita si Deku na umiilaw ang kamay. Kinabukasan ay pinag-uusapan nila ang naging laban ni Endeavor sa isang high-class Nomo at sinabi nila na ito ay nakakabilib. Maya-maya ay dumating si Aizawa at sinabi sa kanila na kailangan nilang kumilos bilang isang tunay na bayani. Kahit na ang kanilang lisensya ay pansamantala pa lamang, ito ay para maihanda sila sa isang malaking responsibilidad. Kanya-kanya na nga silang pakitang gilas dito gamit ang kani-kanilang quirk para resolbahin ang mga iba't ibang problema sa komunidad. Shouji Mezo, Shokushu Hiro! Si Mirio ay nagpanggap na nalunod na agad naman nilang nailigtas. Maya-maya ay nalaman nila na si Nahado at Tamaki ay nagpanggap naman na isang villain. Dito ay pinakita nila ang kanilang mga natutunan sa mga nagdaang taon ng pagsasanay. Matagumpay na natapos ang drill kaso sa huli ay nagalit si Bakugo, dahil sa tingin niya ay minamaliit siya ni Tamaki at hindi na control ni Bakugo ang sarili at nagpasabog ito. Kamot ulo na lang sila Aizawa at All Might sa ginawa nito. Samantala, habang nagpapagaling si Endeavor sa ospital ay naalala niya ang nakatagpo niyang villain na si Dobby, at napapaisip siya kung bakit parang kilalang kilala siya nito, tapos nakipagkita si Hawks kay Dobby sa isang bodega at palihim na nakipag-usap. Patuloy na inaalala ni Endeavor ang paghaharap nila ni Dobby, at dito ay binalikan ang mga kaganapan. Matapos kalabanan ng isang malakas na Nomo ay sugatan sila at sinamantala naman ito ni Dobby, at biglang umatake at buti na lamang ay dumating si Mirko at sila ay nailigtas. Bumalik ang kwento sa palihim na pakikipag-usap ni Hawk kay Dobby, nagtalo sila dahil hindi nila nagawa ang kanilang tunay na plano, at hindi nagawang patayin si Endeavor. Pagkatapos dito ay pinakita na si Hawk ay inutusan lamang na maging undercover ng Hero Public Safety Commission. Kinabukasan binisita ni Hawk si Endeavor sa ospital at sa isip niya ay humihingi siya ng tawad rito dahil sa lala ng tinamo nitong pinsala at parang hindi niya ito natulungan sa paglaban sa Nomo. Sa sumunod na araw, ay nakalabas na ng ospital si Endeavor at umuwi sa kanyang pamilya, makikitang masaya si Fuyumi na makita siyang magaling na. Pero si Nacho ay galit pa rin sa kanya dahil sa mga maling nagawa niya sa kanyang ina sa mga nakalipas na taon, sabay umalis kaagad pagkatapos. Sinabi ni Todoroki na kinikilala niya ang achievements ng kanyang ama na nagawa nitong maging tunay na number one hero, at sana ganun rin sa pagiging mabuting ama balang araw, dahil dito ay napagtanto ni Endeavor na hindi siya maaaring humingi ng kapatawaran at sa halip ay kailangan niyang magbayad para sa kanyang mga maling nagawa. Sobrang napagod si Deku sa matinding training at dahil dito ay maaga siyang nakatulog, nang biglang na naginip siya dito na nakahanay siya sa mga spiritong nakita niya sa battle arena, hanggang sa makita niya ang alaala nila All for One at ang kapatid nito at kung paano nabuo ang One for All, nakita ni Deku ang pagpilit ni All for One sa kanyang nakababatang kapatid na bigyan ito ng karagdagang kapangyarihan, dahil ito ay mahina. Sa huli ay nilapitan siya ng kapatid ni All for One at sinabing gusto niya pang ipakita kay Deku ang nakaraan, ngunit hindi pa siya handa para malaman ito. Hinawakan nila ang kamay ng bawat isa habang sinasabi sa kanya nito na magiging maayos ang lahat at hindi siya nag-iisa, nang biglang nagising siya sa pagkabigla. Agad namang pinaalam ni Deku ang kanyang napanaginipan kay All Might. Sinabi naman ni All Might na hindi niya ito naranasan ngunit naalala niya na naranasan ito ng kanyang master na nauna sa kanya humawak ng kapangyarihang One for All. Dito ay nalaman nila na nabubuhay ang mga alaala ng mga naunang nagmay-ari sa loob ng court. Maya-maya pa nagkaroon sila ng isang joint training battle sa Field Gamma at magkasama ang Class 1A at B na kasama rin nila rito si Hitoshi Shinso na mula sa Class C General Studies at may chance itong matransfer sa Hero Class. Dito ay pinahayag ni Vlad King ang magiging patakaran sa gaganaping labanan kasama si Shinso. Sabay inanunsyo ni Eraserhead at Vlad King ang mga koponan kung saan si Shinso ang napiling lumahok sa unang laban bilang bahagi ng pangkat ng Class 1A at ikalimang laban bilang bahagi ng 1B, na sabi ni Uraka na pwede itong maging rematch sa pagitan ni Deku at Shinso dahil nagkalaban na sila sa sports festival, bagay na kinasabit ni Deku. Maya-maya ay dumating si All Might at Midnight para panuuri ng kompetisyon,
Sinabi ni All Might na kahit na ang 1A ay may higit na karanasan, pero ang 1B ay talagang higit na napabuti dahil sa kanilang pag-iwas sa gulo, at patuloy na pagsasanay ng kanilang mga quirk ay maari itong magsilbing panggulat. Nagsimula na ang unang laban, ang Class A team ay mabilis na tinambangan ng Class B, pero nagulat ang lahat ng MAPA sa ilalim ng quirk ni Shinso, ang isa sa member ng Class B, kahit hindi nila ito nadinig na nagsalita. Ito ay dahil sa kanyang persona chord na kayang gayahin ang kahit kaninong boses. Nahirapan ang Class A team na nagresulta sa mabilis na pagkahuli ni Kirishima at Koda. Kahit na kaya ni Asui na alisin si Kosei sa laban, pero dahil sa napag-usapang bagong plano na ipinaliwanag ni Asui, hinayaan ni Kaminari ang kanyang sarili na mahuli na nagsisilbing kanilang distraction para sa Class B team at para magamit ni Shinso ang kanyang quirk upang sirain ang kanilang komunikasyon. Nasabi ni Maneta na si Shinso ay lumalabas na isang mas seryosong banta dahil sa quirk nito. Samantalang dito ay sinasabi ni Deku na ito ay dahil nagamit ng tama ni Nasuyo at Kaminari ang mga abilidad ni Shinso. Matagumpay na nailock ni Shinso, Asui, at Kaminari sina Jirota, Ibara, at Hiryu, kasama si Kosei sa kanilang kulungan. Habang ipinagdiriwang ng Class A ang kanilang tagumpay sa unang laban, iniisip ni Shinso kung hanggang saan pa ang kailangan niyang gawin upang maging bayani na pinapangarap niya. Kahit nalabag sa loob ni Vlad King, ay ibinalita pa rin ito ang tagumpay ng Class 1A sa unang round. Nausap ni Aizawa ang grupo ng Class A para magbigay ng komento sa kung ano ang kanilang natutunan o kailangang pangpagbutihin. Sinabi ni Kirishima na sa labas ng labanan, ang kanyang quirk ay walang silbi. Samantalang ang gusto naman ni Koda na magbigay ng mas detalyadong mga utos sa kanyang mga insekto, pero hindi niya magawa dahil hindi pa sapat ang kakayahan niya, si Kaminari naman ay masayang tumalon sa himpapawid habang for the humbug na sinasabi kung gaano siya kagaling. Sinabi ni Asui na nais niyang hindi mahuli si Koda at Kirishima, kaya naging maagap siya upang mapanatili ang kanilang koordinasyon, at si Shinso naman nakukulangan sa performance niya dahil siya ay bigo tungkol sa paggamit ng binding cloth fighting style dahil sa kakulangan ng karanasan. Pagkatapos ng maikling pahinga kasunod ng match 1, nagsimula ang pangalawang laban kay Dark Shadow. Sa panahon ng kanyang internship, nadismaya si Tokoyami sa paggamit sa kanya ni Hawks para lamang sa pagkalap ng impormasyon, kaya't sinikap niyang patunayan ang kanyang sarili bilang isang taong dapat seryosohin sa panahon ng trabaho. Pinakita dito na sa kabila ng walang interes sa pagsasanay, alam ni Hawks na kailangan lang ni Tokoyami ng motivation upang maabot ang kanyang buong potensyal. At kahit na nakulangan si Tokoyami sa internship kay Hawk, siya ay nakagawa pa rin ng malaking improvement sa ilalim ni Hawk. Nagsimula ng umatake ang Class A, pero nahirapan sila sa isang nagtatagong kalaban sa pamamagitan ng mga pipe, kaya lumipad si Tokoyami sa langit para iligtas ang pabigat na si Aoyama. Habang sinisimula ng Class A ang kanilang counterattack, at tulad ng plano ni Kendo, biglang naglitawan ang mga kabute sa kanilang katawan. Dito nga ay ginamit ni Kinoko Kamori ang kanyang quirk at biglang nagsalputan ang napakaraming mushroom sa paligid na kinagulat ni Momo at Toru. Nahati sa dalawang grupo ang Class A, samantalang walang kaalam-alam si Momo at Toru na for the tago si Shihai, sa pamamagitan ng pagpasok sa isang itim na kabute sa Gedli, dahil ito ang plano ni Kendo na tinatawag niyang surprise attack. Si Shihai ay nag-aantay ng pagkakataon dahil binabalak niyang sumanib kay Dark Shadow dahil meron siyang kakayahang pumasok sa kahit anong itim na bagay at kontrolin ito. Maya-maya pa ay nagsimula na rin umatake si Manga para lalo silang magkalayo sa isa't isa. Dito nga ay nagsimula ng atakihin ni Kendo si Momo. For the flashback, si Momo na naalala ang naging pagsusulit kasama si Todoroki para gawing inspiration sa laban,
dahil dito siya ay nakagawa ng isang kanan para gawing armas. Samantalang nagsimula na rin ang Class B na atakihin sina Tokoyami at Aoyama at dito ay tuluyan nilang nakuha si Aoyama at naikulong ito sa kulungan, inakala ni Kendo na gagamitin ni Momo ang kanan sa mga pader kaya naghanda siya para pigilan ito. Ngunit naisahan siya ni Momo, dahil ginamit lamang ito para maihatid ang lucky bag na naglalaman ng iba't ibang item. Ginamit na nga ni Tokoyami ang isang item dito upang matukoy ang location ng mga kalaban, at nagtagumpay nga siyang mahuli ito, ngunit nakalanghap na siya na maraming lason na nanggagaling sa mga kabuti, habang patuloy naman si Toru sa pangbabaan at kay Manga, at napahinto ito nang biglang dumating si Kendo, na daladala si Momo na wala ng malay. Sinabi ni Kendo na iginapos ni Momo ang sarili sa kanya na dahilan kung bakit siya natagalan dahil nahihirapan siyang gumalaw. Kahit nanalo si Kendo ay sa isip niya ay hindi niya pa rin nalampasan si Momo, dahil sa kabila ng maganda niyang plano ay naisahan pa rin siya nito. Tuluyan na ngang nanalo sa laban ang Class B pero ang mga nakapanood ng laban ay pinuri ang pagiging magaling na leader ni Momo kahit na natalo ito. Habang nagpapahinga ang mga student, ang combat zone ay napagpasyahang ilipat sa Field Gamma, dahil sa matinding pinsala sa pasilidad na gawa ng Class B. Samantalang sa hindi kalayuan lugar ay kinausap ni All Might si Deku kung may kakaiba siyang nararamdaman sa One for All, sabay sinabi ni All Might na ang master niyang si Nana Shimura, ay hindi kailanman nabanggit sa kanya na ang quirk ay maaring ma-activate ng mag-isa, dahil dito ay naisipan ni All Might na tanungin si Gran Torino tungkol dito. Pero sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Bakugo at pinilit nitong paaminin sila sa kanilang sikreto, na humantong sa kanila na pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ni Deku sa One for All. Yamiro! Suge! Sigaw ka na? Sa pagsisimula ng match 3 nilapitan ni Tokoyami si Todoroki at ipinaalala sa kanya na kinakatawa nila ang kanilang mga naging mentor. Samantalang sa ibang lugar ay pinigilan ni Endeavor ang isang nanggugulong kontrabida. Matapos nito ay naiinis siya dahil wala paring reply sa message niya si Todoroki. Ang plano ng Class A ay mabilis na nabaliwala dahil sa quirk ni Honey Nuki na nagpapalambot ng mga bagay-bagay sa paligid. Dahil dito ay isa-isa nang nahuli ang Class A habang si Tetsu naman ay inatake si Todoroki habang patuloy na sinusuway ang utos ni Vlad King na huwag mangwasak ng paligid. Habang si Haninuki naman ay nagpakampante na binalak iwanan si Lido upang tulungan si Tetsu sa laban, naapakan ang pride ni Lido dahil rito ay ginamit niya na ang engine na nagmula sa kanyang kuya na si Tensai, ang tinatawag na Rek'Ai Pro Engine, at mabilis na kumawala sa yelo. Inaliwanag ni Lida ang kanyang bagong kakayahan, na engine na kasing lakas ng stamina ng kabayo, dahil kumukonsumo lamang ito ng napakababang gasolina. Dahil dito ay naging napakabilis ni Lida, sa loob ng 10 minuto. Samantalang si Haninuki naman ay naisip na hindi sila magkapareho ng estilo sa pakikipaglaban ni Lida, at dali-dali itong pumunta sa lumubog na yelo at nagtago sa putik sa ilalim. Ngunit natigilan si Lida at napansing muling tumitigas ang yelo. Lida! Spiral Roroにねる。しかし、おとなしく下前。リラ、いいとこ見せて。この肩ぶつが。ああ。よく言われる。Samantalang dito ay nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ni Todoroki at Tetsu, nahihirapan si Todoroki rito dahil makunat sa apoy si Tetsu. Hanggang sa matanggap niya ng buong buo ang kanyang kapangyarihan habang naalala ang payo ng kanyang ama. Pero hindi pa rin sumuko si Tetsu at nagpatuloy sa laban hanggang pareho silang nakaramdam ng pagkaubos ng lakas, nagpatuloy ang napakatinding labanan dito. Bumalik ang kwento kina Todoroki at napabagsak niya si Tetsu ngunit biglang nangialam sa laban si Haninuki na humantong sa pagkawala ng malay ni Todoroki, at biglang dumating si Lida at binanatan si Haninuki pagtapos ay iniligtas siya nito.
Ngunit hindi sumuko sina Tetsuo at Haninuki at nagsagawa ng huling atake na naging dahilan para mabagsakan ng tower sina Lida at Todoroki. Nawala na sila ng malay sabay biglang dumating si Pony na ginamit ang kanyang quirk sabay kinuha nito ang tatlo at dinala sa taas kung saan hindi ito maabot ni Shoji, hanggang sa maubos ang oras na nagresulta sa laban bilang tabla. Dahil rito ay hindi mapigilan ni Nakirishima at Kaminari ang pagkadismaya sa naging resulta, sinabi naman ni Jirota na ang pagtakas at paghingi ng tulong ay isang praktikal na diskarte. Sa opisina ni Recovery Girl ay pinag-usapan ni Todoroki at Lido kung saan sila nagkulang at ang mga dapat pa nilang i-improve na kakayahan. Samantala si Haninuki naman ay nasa sabik sa rematch sa susunod nilang paghaharap. Magsisimula na ang match 4 at handa na si Bakugo na ipakita kay Deku ang kanyang improvement. Sarado na! Nagsimula na ang match 4 at ang magkabilang koponan ay nagsimulang maghanda sa parating na laban, ngunit sa panig ng Class B ay may pag-aalinlangan dahil alam nila kung gaano kalakas ang Class A, na binubuo ng magagaling na student dahil rito ay naiisip nila na dihado sila. Kaya naman nagdesisyon sila na unahan sa pag-atake ang kanilang kalaban. Dito ay gumawa sila ng plano para kay Bakugo dahil alam nilang makasarili ito. Ang koponan ng Class B ay mabilis na napa-atres ang Class A sa pamamagitan ng kanilang team effort. Dito ay sinabi ni Bakugo ang kanyang layunin na palaging maghanap ng perpektong tagumpay at kabilang rito ang hindi pagpayag na mahulog ang isang miyembro ng kanyang koponan at ang bawat member ay handang protektahan ang bawat isa. Sa gitna ng kanilang paglalaban ay unti-unti nang nauubos ang oras at nalalapit na ang pagtatapos dahil meron na lamang natitirang 5 minuto. At ang nakakalamang dito ay ang Class A, habang dito ay pinupuri ni Eraserhead ang kanyang koponan, dahil sa pinapakita nitong magandang teamwork, at sa mabilis na pagkuha ng oras at mababang collateral. Sinabi naman ni Vlad King sa kanyang koponan na ang kanilang plano ay mahusay, pero kailangan itong mas maging flexible katulad ng ginawang plano ni Juzo. Humingi ng tawad si Setsuna dahil sa tingin niya ay may nagawa siyang kapabayaan sa kanyang koponan, pero kinontra naman ito ni Tag-Aro na sinabing huwag panghinaan ang loob at panatilihing nakataas ang noo kahit anuman ang mangyari. Samantalang si Bakugo naman ay naiilang na tinalikuran ang mga papuri nila Deku at All Might. Nalalapit na ang pagsisimula ng match 5, at dito ay nagplaplano si Mon Oma kasama ang kanyang koponan, na sinasabing ang plano nila ay unahing pabagsakin si Deku. Sa di kalayuan ay abalang nagsisinay si Deku sakanyang 1-for-all. At dito ay nalalapit na ang pagsisimula ng huling laban na tinatawag na joint training. Sa Tartarus Prison, ay naririnig ni All For One ang boses ng nakababata niyang kapatid na kinabahala ng mga gwardya sa kanyang paligid. Tinawagan ni Gran Torino si All Might at sinabi nitong naalala niya nang minsang nag-usap sila ni Shimura ang dating may hawak ng One For All. Kinwento nito sa kanya na may napanaginipan siyang isang lalaki na nakatayo sa harap niya at sinasabing hindi pa ito ang tamang oras na labis na kinabahala ni All Might. Samantalang habang paatake ang Class A, ay iniisip ni Deku kung paano niya maiiwasan ang brainwash ang quirk ni Shinso ng Class B. Samantalang sa Class B ay sinusulit na nila ang pag-uusap dahil hindi na sila makakapag-usap sa oras na inactivate na ni Shinso ang kanyang quirk, sinasabi pa ni Kupol dito na walang pinagkaiba ang quirk niya sa isang sumpa, dito ay habang umaabante si Deku ay bigla siyang inatake ni Monoma. Si Monoma ay may kakayahang mangaya ng quirk kaya naman nag-iingat si Deku dahil posibleng ginaya nito ang brainwashing quirk ni Shinso. Habang abala naman sila Uraka at Minata sa pagsigawo ng napag-usapang plano, pero hindi pa sila nakakabuelo ay bigla silang inatake ng Class B. Dito ay sinabi ni Monoma na si Bakugo ang may kasalanan sa bigla ang pagre-retiro ni All Might na talagang kinagalit ni Deku, ngunit nagulat siya nang biglang nagumapaw ang quirk niya at hindi niya na ito makontrol. Na kinagulat ng lahat. Nanda?
Dahil dito ay mabilis na sinabihan ni All Might si Aizawa na agarang ipahinto ang labanan. Dito ay niyakap ni Uraka si Deku para subukan itong pigilin hanggang sa sinabihan ni Uraka si Shinso na gamitin ang brainwashing ability niya kay Deku upang maawat ito. Na agad naman ginawa ni Shinso. Ngunit nang mapigilan ito ay napunta si Deku sa isang lugar na kapareho sa kanyang panaginip, nakausap niya rito ang isang lalaki na sinabing siya ang may-ari ng One for All pagkatapos ay binigyan siya nito ng bagong quirk na tinatawag na Black Whip, at sa huli ay binilinan siya nito na kontrolin ang kanyang damdamin dahil dito nagsisimula ang kapangyarihan ng One for All. Nang makabalik si Deku ay agad siyang inatake ni Monoma upang ipagpatuloy ang naudlot na labanan. Sa kabila ng panganib na dulot ng Black Whip, ay pinayagan ni Aizawa na magpatuloy ang laban dahil nakasalalay dito ang mga pangarap ng mga student. Samantalang si Minata ay para-paraan pa rin kahit busy sa pakikipaglaban. Sa gitna ng labanan ay kinopya ni Monoma ang One for All, at sinubukan itong atakihin si Uraka pero hindi siya nagtagumpay ng ma-counter ito. Ngunit biglang pumagitna si Shinso, pero sinugod siya ni Midoriya at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-rematch. Sinimulan ni Deku ang pag-atake ngunit naalala ni Shinso ang itinuro sa kanya ni Aizawa at ginamit niya ito para atakihin si Deku. Samantalang si Deku ay ang naalala ay ang Black Whip at sinimulang gamitin ito. Kaso ginamit ni Shinso ang brainwashing kaya natakasan ito si Deku. Samantalang si Uraka ay papunta sa kanilang kulungan, at matapos maikulong si Monoma ay pinaubayan ni Uraka si Shinso kay Deku at nagpunta ito kila Minata at Ishido para tulungan ito. Samantalang si Deku ay nagawang atakihin ni Monoma kahit nakakulong na ito. Tinalo ni Uraka at ng iba nilang kasama ang lahat ng member ng Class B habang si Shinso naman ay nagawang mahuli ni Deku. Sa huli ay inanunsyo ni Midnight ang pagkakapanalo ng Class A na nakabuo ng standing na 4-0, na ang ibig sabihin ay ang Class 1A ang nanalo sa pinagsama-samang labanan. Kinausap ni Eraserhead si Deku tungkol sa mga nangyari sa kanya sa gitna ng laban, kasama ang iba pang mga student na Nakimori test, pero sinabi ni Deku na hindi niya pa rin lubos na nauunawaan ang mga nangyari. At nagpasalamat kay Uraka at Shinso na nagligtas sa kanya. Sa kabila ng pagkatalo ni Shinso at hindi niya rin napakita kay Deku ang improvement niya ay hindi pa rin mapigilan ni Shinso na mamangha sa pinakitang husay ng Class A at Class B. Pagkatapos nun ay nalaman niya na siya ay nakakuha ng passing grade para tuluyang makalipat sa hero course.